Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers? Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga patokista na nanonood sa ating channel. Sa pagpapatuloy ng ating patok jeepney episode, samahan niyo ako sa garahe ng isa sa mga kakaiba at natatanging alamat na jeepney dito sa ruta ng Montalban, Cubao. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment sa comment section kung anong experience niyo sa pagsakay sa jeep na ito. At huwag din i-skip ang ads dahil malaking tulong ito sa ating channel. So tara, samahan niyo ako reviewin ng specs ni Boss Bino Itim. So kasama natin si Boss Bino. Yan. Si Boss Bino yung may-ari na itong jeep na Bino. So ang jeep na to ay isa rin sa mga matatagal na jeep na rin dito sa Montalban. Ayan. Boss, kwento mo kami about sa jeep mo. Boss. Ako, taga-parang talaga ako. Ay, may nabili ko unang-unang Bino. Yung sampuan. Nawala na yun eh. Ito na ipinalit ko. Okay. Bago na, 11-seater na ito. Yun. Luma pa ito. Ngayon, niritoke ko. Ginawa ko siyang pang-Carsio na talaga. Magkaroon naman tayo ng pangalan sa Carsio. Ayun. So, saan pala gawa to si Bino natin? Ito, gawang Morales to. Pero Morales. Ngayon, niritoke to dito na sa akin. Ah, ikaw Bino na. Bino Motors na. Ayun. So, si, kumbaga, kayo na. Oo. Ako na ang nagretoke na ito. Nagretoke, ayan. Bago na ito. Ano pala ang makina ni Bino, boss? BC2. BC2. Bali, boss, pang ilan jeep nyo na pala to? Bali, pang ano ito. Kung bibilangin mo yung jeep ko, pampitong jeep ko na to. Pampitong jeep. Ah, walo pala. Ayun, pang walo. Ang dami na rin, no? So, pero ito ang pinaka-paborito mo sa kanilang lahat. Nabenta ko na yung isang paborito ko. Nandun na sa Kogyo. Nasa Kogyo na. Yung Bino sa Kogyo ngayon na bumabiyahe. Yung kulay orange. Nabenta ko na yun. Kaya ito na yung pinakahuling-huling bago mag-pandemic natapos ko. Kaso nga lang, na-stroke ako. Ayan. So medyo, ano rin pala, no? Medyo malalim din yung naging story. Naging istorya. No? Ang gastos ko rito, malaki-laki. Boss, pwede makita ang makina natin? Oo. Ayun. So, ito ang kanyang makina, mga boss. 4BC2, old model o new model? Old model. Old model. So, yan ba yung camel type na tinatawag? Paano yan? Flat type. Flat type, yan. Yeah. And then, ang kanyang differential, boss? Ang differential niya, 843. Big carrier. Oo, big carrier. Tapos, ang kanyang transmission? Ang transmission niya, 4. 4. So boss, kamusta naman ang performance ng BC2 na to? And then yung kombinasyon natin, kamusta? Ang pagkakamats nung differential saka transmission niyan, ako na nagmamats niyan. Yun, okay. Paano kasi basta salpak na salpak, may hinahumatak. Ayun. Mabigat manakbo. Sa diesel consumption, kamusta boss? Sa diesel na ito, mas matipid sa diesel to. Mas matipid. Kesa doon sa may ibang jeep mo. Oo. Lahat ng jeep ko rito, matipid sa diesel. Paano kasi? Alaga injection pump, alaga ang nozzle. Ayun. So, alaga lang talaga boss. No? Hindi kagaya nung iba na walang malasakit. Wala ng maintenance. So, alaga lang talaga, tatagal lang ganito. Boss, gano'ng katagal na pala sa inyo itong jeep na ito, boss? Ito, may ano ito. Siguro meron na itong 15 years. 15 years? Oo. So, no? Ayan, 15 years. Buhay pa rin siya. 15 to 16 years. 15 to Ayan. 16 years. Kamusta naman pala, boss, ang experience na magkaroon ng sarili mga jeep, boss? Ay, nako. Napakahirap. Napakahirap na masarap. Yeah. Paano kasi tumatanggap ka ng boundary, tapos pag nasira, gastos. Ayun. Kukunin sa boundary. Pero kahit paano meron pa rin income. Yeah. So kumbaga ano lang din. Anto, yung jeep na lang parang pinapakita lang natin ng yung panahon natin sa jeep ba. Yung magandang jeep dahil dati 'di ba sa raw lang. Ngayon gumanda na. Ayan ang magandang jeep natin. Tama. Natin is yung specs ng kanyang gulong. 195/70R15.5. Oo. Na Durabis ba? Oo, Durabis. Bridgestone Durabis. Bridgestone. Yeah. Boss, yung mga ganito, kamusta naman yung performance ng mga ganitong klaseng gulong, boss? Ito, basta't makapalang gulong mo, matibay naman.
Okay. Pagkakalbo na, madali na siyang masira. Ito, eh, gano'ng katagal lang inaabot sa inyo? Ang tinatagal na ito, mga 4 months. 4 months? Oo. 4 yeah. months, 5 months. Takbong pogi pa yon, boss. Takbong pogi pa yon. Kasi pag binalwal mo, eh, baka mas maaga sa 4 months. Pag binalwal mo, baka abutin lang isang 2 buwan yan, 3 buwan, o warang kagad. So sa mga hindi nakakaalam, ang mga jeep dito sa Montalban, way back, noong dekada 90 hanggang 2000s, eh, talagang patok kung tawagin. Dahil nga, bumabanking, hataw, and then yun nga. Kaya naitanong ko rin kay boss kung takbong pogi. Dahil kung takbong pogi, eh, tatagal ang gulong. Pero kung hataw at walwal, saglit lang ang mga gulong dito sa mga jeep na Montalban. Ayan. Boss, ito, naka... Ngayon ko na nakita to, lampara type 2 eh, parang parol type lang, eh. Ako lang... Kailan lang gumawa niyan, boss? Oo, ako lang gumawa na ito. So parang ang galing eh, no? Nailib ako kasi, usually, di ba, yung iba lampara. Yung sa inyo, ilaw, tapos may tubo. Oo, ako lang gumawa niyan, ako lang ang, ano niyan. Ako lang nag-fabricate niyan. Ikaw lang nag-fabricate? Oo, ayun. Para naiba. So kumpleto ka rin pala, boss, sa gamit. Oo, oh, ano, kumpleto rin. May welding, may compressor. May tig-weld. Oo, meron tayo yan. Kumpleto, no? So magkano pala inabot yung mga ganito? Inabot din to ng mga dalo, ano, mga 3,000. Kasama ilaw. Kasama ilaw. Ayun. So, ganda rin mga boss, kung titignan nyo. Ayan. Gumagana naman yung ilaw. Oo, gumagana yung ilaw niyan. Ayun. Tennis yung kanyang interior. Ayan, wow! Trademark na talaga ng mga taga-Montalban ng ganito kabababang manibela. Ayan. Mababang upuan. At mababang upuan. Ayan. And then, wow! Mga boss, sa mga ka-jeep trip at ka-jeepers natin dyan, nag-iisa lang to na nakita ko sa Montalban na naka-cable type yung kanyang cambio shifter. Boss. Saka nasa ibabaw nung ano? Nasa ibabaw nung dashboard. Dashboard. Ayan. Boss, may papaliwanag mo ba kung... Bakit natin naisipan na ilagay dyan yung cambio? Ang kagandahan lang nito, wala ka ng, hindi ka na sa gabal dito, sa gitna. Hmm. Paano kasi wala ka ng cambio, nandito lang, saka malambot siyang i-cambio pagka nakaganyan, naka-cable type. Yun. So sa mga nanonood natin na ka-jeepers dyan, boss, ano palang, ano, para malaman nila kung anong klaseng kable yung kinabit dyan, boss? Ano to, yung mga pang-kotse lang dito, yung mga Toyota Corolla, na kotse, okay. Yung mga... yung kable nila, tinatanggal ko yun, tapos, sinasama ko yung kable, saka ako isiniset-up dyan. Mm. Ako na nagsiset-up dyan. So, bali kayo lang din na nag-convert? Oo. Ayan, so... Maraming hindi nakakaalam niya magpakabit, kaya pag ano, tinatawagan ako, ako nagkakabit. Yun. So, sa mga gusto magpakabit, na mga ka-jeep trip at jeepers natin dyan, ayan, no? Pwede nyo kontakin si boss sa kanyang FB page. Ayan. PM nyo siya dahil marunong siya niyan. Kayang-kaya niya ikabit yan diyan. Ang ano ko, Alvin De La Cruz. 'Yun. Depende pa boss sa ano to, no, sa kung gaano kahaba yung kable. Hindi. O, ano, same size yung ano niya, yung kable. Galing sa kotse. Oo. Bali, halimbawa, gusto nila dito banda ilagay. Pwede rin. Pwede. Oo. Hindi na magdadagdag ng kable. Hindi na. Magpuputol. Oo, hindi na. So, ayan. Kuha ng ganyan sa akin, hanggang 5,000. So, kakabitan 5K. Kita ng ganyan, oo. Yun. 5K ang pakabit dito, yan. So, sa mga gusto magpagawa, iiwan ko lang yung Facebook name ni Boss Alvin sa baba. Ayan. Check nyo na lang. PM nyo na lang siya sa kanyang Facebook profile. Alvin De La Cruz. Alvin De La Cruz, yan. Okay. Next natin is yung kanilang Ampli. Naka-lightning love sila na mono. Mono to, tama ba, Boss? Mono. Ayan, tapos ang kanilang pamboses ay X12 4,000 watts. 4,000 watts. Ito, 1,500 watts. 1,500. So, boss, ikaw lang din ang nag-setup? Oo. Hindi naman, may gumawa niya si Boss Jan. Ah, okay. So, kumbaga, siya yung nag-install. Oo, siya nag-install. Pero ako bumili, ako lahat bumili ng materials. Ikaw lahat bumili ng materials. Ayan. And then, next natin ay yung kanyang speaker. Ayan. Naka-Lightning Lab 1XL. Dalawang piraso yan, boss. Oo, dalawa. Ayan. Left and right. Left and right. Nandito yung isa. Ayan. Hindi ko na maiyan. Ayan. Tapos ang pamboses niya ay... Ito. Live. Live. Ayan. Dalawang D8 ba, boss? Digis. Dalawang digis na digis. Live. Ayan. Ano to, pang
pang sound system, hindi siya pang jeep, pang sound system talaga. Kumbaga pang ano siya, pang mobile, ganun, oh, pang mobile. Hindi siya pang Auto. Jeep talaga, oh. Pang car audio. Hindi. Buti na convert natin, boss. Okay naman. Okay naman. Maganda naman ang ano, dahil kaya-kaya naman ang ampli. Mm, 'yun. So okay din. Hey boss, tanong ko lang, bakit pala Batman 'yung naisipan nating i-design dito sa jeep natin? Kaya Batman ang design niyan. Paano kasi? Ang ano ko sa Batman, mahilig ako manood ng Batman nung kabataan niyo. Oh, nung kabataan ko. So, na-inspired na gayahin si Batman. Ano, maraming ano ang Batman sa movies. Ayan. Sa mga ano, marami nag-upgrade 'yun ang so, Batman. Kumbaga ito yung pinaka Batmobile mo. Oh, ito yung Batmobile ko. Yun. So, sino pala ang nagretoke niyan, boss? Yung naggawa ng airbrush design. Ang gumawa nito si Jack. Jack. Oh, yung designer dito sa Montalban. Ah, okay. So hindi siya kay Morales. Hindi. Hindi, iba siya. Ibang designer din siya. Oo. So, next natin is yung Matt Guard. So, yun nga, since idol ni boss ay Batman, ayan. Batman pa rin. Batman pa rin yung nasa letter O niya. Oo. Boss, sino pala gumawa nito? Ito si Jack pa rin ang gumawa niyan. So siya pa rin. Oo. So all in all, yung mga nag-design saka ano, si Boss Jack. Oo, si Boss Jack ang gumawa niyan. Siya ang gumawa. Magkano inabot to kay Boss Jack, boss? Hindi, ito sa kanya to, 1,000 lang ang pa-design nito sa Matguard. Wow, umura sa kanya, ang ganda rin. Tapos kanya na lahat. Kanya na lahat. Yung, kumbaga yung Matguard sa inyo, design na lang ang binayaran niyo sa kanya. Binayaran ko sa kanya. Ayun. Kasama materialis. Okay. Ilan seater pala to, boss? 11 seater. 11 seater. Ayan. So kung makikita niyo yung interior niya, mga boss. And then may mga ano ng sounds. Syempre nasa baba. Ayan. Tapos yung gitna niya Batman din, ayun oh. Kisa may sa gitna ay Batman din. So Boss Bino, sino pala shoutouts natin, Boss Bino? Ha? Ito si Alan. Ayan. Siya yung driver, Alan, si Boss Alan. Yung driver ko rin sa Black. Ayan. Siya yung regular driver dito sa Black, okay. Yung conductor naman si Gory. Okay. Conductor dito sa Black. Conductor sa Black. Ayan si Boss Gory. Ayan. Si Albert naman yung conductor ko sa isang jeep na kulay green. 'Yon. Tapos yung isa, yung driver kong isa, ayan yung dumarating. Ayan. Ayan, doon sa isang sa green yan, si Boyet. Si Boss Boyet. Oo, so, si Boss Boyet. Gusto ko lang, idol. Sino pa? Mayroon pa ba tayo ibang babatiin? Okay naman ha, wala naman ha. Ayan. Sa Iskulob. Ayan, si Boss Alan, ikaw, sino shoutout natin? Sa Iskulob, saka sa mga rakista. Marista. Ayun. Tapos, ikaw Boss Gory, may baka meron tayo babatiin. Nabati ko po yung pamilya ko, Bangaresas. Ayun. Kay Boss Gab TV. Boss Boyet, ikaw. Nabati ko yung mga taga Quezon. Ayun. And then, kay Boss. Wala na babatiin. Wala na babatiin. Yung mga tropa mo, di mo ba sila babatiin? Ayan. Tapos Boss, ano pala opinion natin about sa pace out ng mga jeep ni boss? Opinion na about sa pace out ng mga jeep. Ah, sa pace out. Sa panahon naman ngayon, wala naman tayong pace out. Ang nangyari sa ng LTFRB, yearly magre-renewal ka na ang PA. PA. Hindi na siya renewal ng 5 years. Okay. Sa PA na siya nag-aano, sa 1 year, kasabay na ng rehistro. 'Yun. Oh, kaya wala tayong pace out. Pero ang jeep dapat maganda, maayos dapat, malinis. Yung gayang itsura na hindi na yung katulad dati na bubulok-bulok, tinatakbo pa, malalaglag na yung mga ano. Yun. Hindi na pwedeng gamitin dapat yung mga ganun. Ayun dapat ang mga tinatanggal na. So hanggat maaari, i-maintain na lang natin. I-maintain ng maganda. Na maayos. Oo. Kesa i-phase out. Kasi naman i-phase out, di ba? Paano kasi pagka pinaise out yan, ikaw ang mawawalan. Yun. Tama, diba? tama. Kung aayusin mo, may pera ka, ayusin mo para tuloy-tuloy pa rin yung hanap buhay mo. Yun. Tama. Ayun lang ang masabi ko. Yun. Sige boss. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa akin dito sa garahe nyo. Ha? Okay. Yun. So, no to jeepney pace out si boss. Siyempre. Ayan. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin since day one. Ayan. Sa Tropan Traxas, Kabalen Jeepers, North Caloocan Jeepers. Ayan. At sa lahat ng mga hindi ko pa nabate. Maraming salamat sa inyo. So, please like and subscribe. Mm-hmm.